smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me. Hello guys, okay. Tumawag asawa ko. Hindi kami magkarnigan. Sabi niya, talaga niya, halo, halo. Ako rin, nagahalo-halo. Hindi niya masyado marinig. Siguro nasa tunnel siya. Dapat hindi ako mag-sugar sa coffee kasi sabi ng mga kaibigan ko, yan din ang nagpapataba. Sugar. Kasi mahilig ako sa coffee. Kalahati lang. Parang hindi nga kalahati. Try ko pakunti-kunti na hindi na ako mag-sugar sa ano, sa kapit. Kaya lang ito. Mga calories ito eh. Water, definitely. Mga, kasi isang ano ito, 400 grams. Yung ano, yung calorie niya. Pero nasanay na ako dito eh. Nasanay na ako sa dito sa Gepele. Pag nasa Pilipinas ako, parang hinahanap-hanap ko to. Pero pag nandito naman ako sa Switzerland, hinahanap-hanap ko yung mga pagkain doon. Lalo na yung kilawin. Oh my God! Nagutom ako. Nagutom ako bigla. Daming ano. Pawisan ako sa paglalakad. Nag-ipon ako guys ng mga laruan para sa Pilipinas, para pang sa Pasko, mga bata, masaya sila doon. May nakita akong nag-vlog-vlog, saan kaya yung namumulot sila ng basura, pagkain din, pero hindi naman na madumi. Pero kanit na, parang napapano naman yun, di ba? Kasi yung mga laruan doon din, tinatapon lahat, tinatapon pag ano na yung ano, expiration ata, iwan ko, bakit tinatapon? Kaya nakatipid siya, ang dami niyang kinukuha kung pagkain. At saka, kahapon din guys, kasi nanonood din ako sa YouTube. May vlogger, tapos sino ba yun? Tapos naghahanap din siya ng ano, yung mga talagang walang-wala sa buhay. Naiyak ako kahapon guys nung may nakita akong ano, bata naglalako ng anong tawag yan? Malalaking baby? Anong, hindi, seafood yun eh. Anong tawag ba dyan? Tapos iyak ng ba, yung bata, parang hindi na makahinga. Nakakaawa talaga ang buhay. Ang ano nila. Yan ang mga dapat tulungan talaga. Okay.
nung guys. Binito ko yan para nawalan ako ng gana. Kasi naisip ko yung buhay nila, hindi kumakain, tapos naghaharap na ng ano. Buti naman, hindi ko naranasan ng ganyan gabi. Kahit na yung pamilya ko, yung parents namin, talagang kumukuban na sa paghahanap buhay. Para may tagulod lang yung mga anak nila. Ipapasalamat pa rin ako sa mother ko, tatay ko, patay na yun. Na kahit paano, hindi kami nagkaganyan at saka talagang nakita namin ang hirap ng buhay dati. Ang buhay nila, ang buhay ng parents ko. Kaya yun talagang pinamis ko sa sarili ko na matulungan sila. Hindi puso ang pinairal ko. Utak ang ginamay ko. Nag-aaral ako, natapos pag-aaral. Tapos, pinakailangan lang practical sa buhay. Kasi pag nandyan na, hindi naman lahat, may iba talaga na swerte sa buhay. Kahit Pilipino, hindi ko naman minamalit ang Pilipino, no? Pero, ang dami rin. Mga lalaki, nagsasakripisyo, pupunta sa ibang bansa, kahit dyan. No, para may taguyod yung mga pamilya nila, mga anak nila. Kaya hinahanap ko pa rin yung shoka. Parang walang lasa pag walang shoka. Hindi ko ata matiis. Kahit konti pa. Konti na lang. Ito. Konting shoka na lang. Hindi naman. Hindi natin ubusin. Yan. Kahit dyan lang. Mayroon pa naman. May natitira pa. Parang ganito. Siguro half nga yung nakuha ko. Yun na nga. Kaya sinabi ko na hindi talaga ako mag-ano. Asawa. Nang, kasing hirap din namin. Kasi gusto kong mabigyan ng magandang buhay din yung parents namin, yung nanay namin, kasi matagal nang patay yung tatay namin, ano pa ako, 8 years old ata, 7 years old, patay na yung tatay. Kaya ngayon, ini-spoiled namin magkakapatid ang nanay namin. Kasi nga, nakita namin kung paano siya maghirap. Madaling araw, nagtutulak ng kariton, ng ano, Diyos ko. Kaya, ngayon na medyo nakakaangat na sa buhay. Yung ano, yung isang, yung piraso nito na siguro nandito, kaya kumate. Kaya, inaano ko talaga na yung mother namin, may panggastos monthly. Iba lang yung mga ano sa bahay. Tapos yung mga ibang kapatid ko rin naman na nandito, yung dalawa, tumutulong din sila. Pareho kami tumutulong na gano'n dun sa Pilipinas. At saka yung ate namin sa Angeles, na gano'n din yan sa mother namin. Hindi man madalang, ay, hindi man mga... Parang ano lang, kung meron siya, okay. Ibibigay siya.
alam nyo guys, mauubos na yung kape ko, wala pa yung asawa ko. Tumawag kanina, sabi niya pupunta daw siya dito. Dandahan na nga ako, medyo mainit pa naman yung kape. Ang sarap magkwento tungkol sa buhay nakaraan. Ano? Wala akong gaanong kasama. Kaya dito na lang ako. Naisipan ko mag-vlog para may kakwentuhan ako. Buti naman guys, ano, yung medyo gumaganda-ganda na yung ano ng sitwasyon ng ano natin, no, pamumuhay sa COVID. Pero may mga lugar pa rin, no, na marami pang ano eh, sa Roslan. Saan pa ba yun? Marami pa rin ano. Minsan 50-50 ako eh. Kung totoo ba yan? Ano, siguro totoo. Pero imposible naman. Wala nang ibang sakit kundi yun na lang. COVID na lang. Pag nahirapan ka huminga, COVID. Pag nahirapan kang, pag may sipon ka, ubo, sasabihin na COVID. Wala na bang ibang ano, sakit? Grabe kayo ha. Niluloko yung mga tao. Kain na lang ako. Pero kahit hindi ako masyado talaga naniniwala. 50-50 nga. Siyempre, naniniwala ako may COVID, pero hindi naman lahat ng sakit COVID, no? Nakakapira din kaya yung gobyerno dyan. Hindi lang dyan sa Pilipinas. Pero dito sa amin, Switzerland, wala naman siguro ganyan. Yayaman ng mga tao dito. Hindi naman lahat. No? Siguro, ano kaya yung naging sitwasyon ko doon sa Pilipinas kung pusong pinairal ko? Siguro, marami ng anak, ano? Sunod-sunod, papay, Lucian, Lucian aabutin. Tapos, hinihingi ng tulong sa magulang, kahit wala na rin ang magulang. Wala din sila. Ewan ko kung ano naging buhay ko doon. Siyempre, siguro naman makakapagtrabaho ako ng tapos naman ako ng college. Bakit diyan yun na inaasal mo? Ano bang drama mo sa buhay? Pero hindi ako makakapag-halidi-halidi sa mga iba-ibang bansa, di ba? At hindi ko rin matulungan nanay ko. Kapatid ko. Asawa ko. Tumutulong din naman ako sa asawa ko. Madal-dal ka eh. Nahihirapan kasi ako eh. Yo,
Alam nyo guys, may nakikipaglaro na naman sa akin. May nakikipaglaro na naman sa akin. Magkikipaglaro din naman. Kikipaglaro din ako sa kanya. Para hindi niya, para hindi niya ako makilala. Lahat ko daw yung salamin. Sige po na po. Para hindi niya ako makilala. Tatalo ba? Hindi ako makilala. Gaganunin ko. Ay, dapat. Nag-ano din ako. Para hindi ako makilala. Hindi ako kipaglaro na naman sa akin. Porke ba? Ang hirap? Ang hirap makipagtagtaba. Nakita na ako. Hola. Hola, senyor. Kumusta? Sige na, bye na guys. Dito lang kadit ko. Hanggang dito na lang. Medyo mahaba na yung vlog ko. Thank you ha sa lahat ng mga nag-subscribe talaga. Maraming salamat. Abangan nyo na lang din yung susunod kong vlog. At stay safe. At thank you na pala sa bagong nag-subscribe. Si Heartbreak. Hi, Miss Ganda. Thank you so much. Nakatanggap kasi ako ng email na nag-subscribe ka sa akin. Thank you so much. Thank you very, very much. Ingat. Okay, sa lahat mga nag-subscribe po rin dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. I have 71 viewers. Yeah! Thank you. I love you. Bye-bye. See you next time. Bye. Thinking of the days gone by.